Hello mga mare, ito at naubos ko na ma-harvest ang aming tanim na gulay. So mag-uumpisa na ulit tayo mag-prepare ng ating hydroponic. Ayan na, tatanggalin ko na siya sa cup. Ganito lang pagtanggal niyan mga mare sa cup. Para sa susunod na gagawin natin ay magamit pa natin ang ating cocopit. Yan ay binababad namin sa isang pantanggal ng bakterya at pamatay ng mga peste sa cocopit para next na halaman ay hindi siya masira. Ayan na nga, Marit, iniisa-isa ko siya tanggalin sa cup. At yung cup na yun, Marit, pinagtiyagaan pa ng partner ko para butas-butasan at para ma-recycle ulit. Ganyan na ang pag-prepare mga Marit ng aming hydroponic. Simple lang siya. At dahil naubos na nga ang aming gulay, siyempre, kailangan natin magtanim ulit. At para sa susunod, meron ulit tayong aanihin at siyempre, meron na ulit tayong gugulayin. Ganun pa rin mga Marit ang aming itatanim. Siyempre, pechay, pak choy at mustasa. Yan naman kasi madalas ang inuulam or sinasahog namin. Pero mayroon na rin akong kangkong na tinanim o obserbahan ko pa ng mga sa susunod na araw kung ito ay effective ba naman sa hydroponic. Siyempre, iba ang tubig ng hydroponic sa normal na tubig na ginagawa natin. Ayan na nga, at siyempre, inisa-isa ko pa yan mga mare sa kainitan ng araw at dyan ako sa may aming greenhouse. Gawa yan, Mari, ng aking partner. O, diba? Sobrang sipag ng aking partner. May gawa siyang greenhouse. At syempre, para nga naman sa mga tanim namin at hindi agad-agad napapasok ng mga insekto. Ayan, mga Mari, ha? May tip na naman kayo sa akin. O, God bless everyone, ha? Sa susunod ulit na pagtatanim at pagka-harvest.